Mga tol, ako bilang si Fel Caluwag ang magbibigay ng liwanag sa aking pinsan na si Ed Caluwag kung ano ba talaga ang misteryo sa likod ng nangbabato sa mga bubong. Panoori. Tuwing magtatakip silim, gumagapang na sa kanila ang pangamba. May misteryoso kasing nambabato sa kanilang mga bahay na dahil hindi nila mahuli-huli o makita, pinaghihinalaan na nila tuloy na elemento. Isinama ng aming team ang paranormal investigator na si Ed Caluwag. Pero habang papalapit siya sa bakura ni Aling Julie, tila tinarget na ang aming team. Hindi ako nagparito para makipag-away. Gusto ko lang kayo makausap, ha? Uulit ko. Hindi ako naparito para makipag-away. Kung marami kayo, sige. Pailawin niyo tong router. Ha? Oh. Wala namang nangyayari. Baka wala na namang internet ng PLDT. Walang ngiyang-ngiyang. Bali, ginamitan natin yung entity ng iba't ibang pamamaraan ng exorcism para matuklasan natin kung sino ba talaga o ano ba talaga itong creature na ito. Ginamit natin itong super effective nating finding rod para makita yung entity kanina. Hindi rin daw kapre ang nanggugulo. So, based do sa observation ko ay hindi pala siya kapre. Isa siyang dark entity na para siyang bilog, tapos may tusok-tusok siya sa gilid. Tapos nung paglapit ko ng pagganyan ko, pagganong ko, isa pala siyang durian. Tsaka bakit ba maingay? Ha? Kanina pa yun, ah. Biko ang mga tanod na matuntun ang namamato. Nung reviewin naman namin ang kuha ng CCTV, wala itong kakaibang nahuli cam. Ang hindi alam ng mga residente, nung gabing yon, nagkabit muli ang aming team ng CCTV camera. At naaktuhang bumato. Binalikan ng aming team ang barangay, sabay ipinakita sa kanila ang nakunan sa CCTV. Doon na nalaman ng aming team na sa parehong gabi nang kuha ng CCTV, na aktuhan din pala ng isang bantay bayan ang binatilyo sa video. Nang saglit pa, dumating ang binatilyo na nakunan sa CCTV kasama ang kanyang nanay. Agad silang kinausap ng mga tiga Social Welfare and Development Office ng kabanatuan. Ayon sa binatilyo, pare, ganito po talaga yung nangyari. Gusto ko po mag 3 AM challenge ngayon nagdaang araw, kaso ilang araw na po sila nagbibideo, okay, hanggang alas 12 po ng madaling ga-araw. Hindi po ako makapag 3 AM challenge. Pepekehin ko po sana 3 AM. Sobrang ingay po nila. Sinabu ba naman ng gising pa ng 3 AM? Kita niya naman po, sobrang abala na po yan sa akin mga... Ngayon po, nagmukha pa akong masama. Gusto ko lang po magpagbigay ng 3 AM challenge. Oh. Kaso yung mga yan, walang tigil sa pagbibideo ako kayo. Oh. Hindi kami din makatulog, mga tol. Isang misteryo na naman ang nabigyan natin ng kasagutan. Huwag na huwag kang magbibideo, okay? Kung mayroon kang kapitbahay na malapit at madaling maiyamot. Ha? Kasi kung ako din yon ay pagbababatuhin ko din ang bahay nyo. Ito po muli ang Feliciano TV para sa ating Halloween edition. Hanggang sa muli, mga tol.
Mga tol, kung naabot nyo itong part ng video na to, maraming salamat sa panonood. Hirap gawin ng video na yun ha. Kung nagustuhan nyo, napanood nyo, i-like nyo na yung video, mag-subscribe na din kayo dito sa aking channel, Feliciano TV. At kapatunayan ko sa inyo kung bakit ba ako tinawag na top 1 ulol ng Batangas City, mga tol. Subscribe to my channel ha. See you in my next video.